Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Miletio. Tayo mula yan dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PHTV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, naku po, amphibious assault ship ng China ginitgit ng dalawang aircraft carrier ng US Navy sa SCS. At yun, paalala lamang, ito yung ating reaction video lamang. Anong mga sumasalarawan dito, bahagi lamang na ating reaction video. At yun, play na natin. Iniulat na inutusan umano ni US President Joe Biden ang isang naval aircraft carrier strike group nito na manatili sa West Philippine Sea ng mas matagal kaysa sa orihinal na plano bilang tugon sa mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa lugar at pati na sa paligid ng isla ng Taiwan. Kasabay nito, inutos din ni President Biden sa US military na ipagpaliban muna ang isang nakaschedule na Intercontinental Ballistic Missile o ICBM test ayon sa isang tagapagsalita ng White House. Ang anunsyong ito ay nagpapahiwatig umano na isa itong estratehiya na naglalayong palakasin ang pagbabantay ng US military sa rehiyon habang sabay na nililimitahan ng Washington ang mga oportunidad ng Beijing na magsagawa ng anumang provokasyon na magdudulot ng isang matinding gulo. Sinabi ng tagapagsalita ng US National Security Council na si John Kirby sa White House ng aircraft carrier ng kanilang bansa na USS Ronald Reagan at ang mga escort ships nito ay mananatili sa West Philippine Sea ng mas matagal upang masiguro ang seguridad sa nasabing karagatan. Diyan nga mga kabalita natin, ito nga nagiging malakas na prehensya ng US laban dito sa mga ginagawang hakbang ng mga checkwang to ng China, ay tila nga ba isa sa maari nga talaga nga nakakapagpigil, no, na tila nga ba sumalakay o umatake rin sa ating mga barko o sa ating mga teritoryo nga na kung saan yung pananatili ng US, o tila nga ba yung pagbibigay pangamba sa mga checkwang to sa China ay talagang nagiging epektibo upang maharang o talagang hindi nga maganap yung nais na balakin ng mga checkwang to ng China nga na tuluyang makuha ang buong West Philippine Sea at tuluyang mapasakamay nila ito at makontrol upang gawin na naman nilang peking isla o talagang pagkakitaan ng mga dipungan na dipunggol ng mga checkwang to o ng China. Dahil tila nga ba lahat ng bahagi rito naisawakan ng mga checkwang to o ng China. Na hindi naman maaari na maganap, kaya ganun na lamang din yung lakas ng prehensya at talagang pagtatalaga ng mga tila nga ba no, kagamitan ng US dito sa bahagi ng ating teritoryo. Na talagang yung pagbabantay at pagmamatsyag sa galaw ng mga checkwang to ng China ang nagiging papel ng US sa isang maling hakbang o galaw nitong China laban sa US. Tila nga ba maaaring talagang wasakin o pulbusin itong mga checkwang to o itong China sa bahagi ng ating teritoryo. At yun, tuloy pa natin. Isa rin sa mga layunin sa pagpapahaba ng misyon ng USS Ronald Reagan sa rehiyon ay ang imonitor ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Naniniwala din umano si President Biden na ito ay tama at nararapat upang mapigilan ang anumang masamang binabalak ng komunistang bansa. Ang Ronald Reagan Carrier Strike Group ay nag-o-operate umano sa West Philippine Sea at sa paligid ng Taiwan magmula pa noong kalagitnaan ng Hulyo na nakaraang taon ayon sa pahayag ng US military. Sinabi ni Kirby ng pagpapaliban ng Minuteman III Ballistic Missile Test ay naglalayong ipakita ng Estados Unidos ang pag-uugali ng isang responsabling nuclear power sa pamamagitan ng pagbawas sa banta ng miscalculation, habang ang China naman ay nagsasagawa ng mga provokatibong military exercise sa rehiyon.
Gayunpaman, hindi inaasahan ng Estados Unidos na babawasan ng China ang mga ginagawang agresibong aksyon nito sa hinaharap at naniniwala ang Washington ng Beijing ay magpapatuloy sa pagsasagawa ng mga military exercise at illegal na panghihimasok sa teritoryo ng ibang mga bansa. Binigyang diin naman ni John Kirby noong manakarang araw na bukas ang mga pangunahing linya ng komunikasyon sa pagitan ng Estados Unidos at komunistang bansa sa kabila ng patuloy na pagtindi ng tensyon sa rehiyon. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na pinatulan pa rin umano na isang barko ng Chinese Coast Guard ang isang maliit na bangkang demotor sa West Philippine Sea at sinabi sa isang report na agresibo umanong hinarang ng mga Chinese ang isang Pinoy na mangingista. Yan nga mga kabalita natin, oh. Makikita nyo talaga itong mga Chekwang to, itong China nga, walang patawad na kahit maliit na pangingisda lamang o yung malilit nating mangingisda. Eh talagang patuloy na hinaharang ng mga dipungol na dipunggol ng mga Chekwang to. Na kung saan tila nga ba nawawalan ng hanap buhay yung ating maliliit na mga ingisda sa ginagawa nga hindi tamang hakbang o tugon ng mga dipungol na dipunggol ng mga Chekwang to na in China. Na talagang walang patawad at talagang napaka walang awa, no? Kahit tila nga ba na maliliit nating mga ingisda lamang ang nais na pumalayag o talagang nga manghuli ng talagang makakain o talagang mapakinabangan lamang nila hinaharang pa ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to. Ganyang kasaklap ang sinasapit ng ating maliliit na mangingisda dito nga sa kamay ng mga Chekwang to sa bahagi ng ating teritoryo. Na sila na nga ang pumapasok sa ating teritoryo, yung mga maliliit pa nating mangingisda ang pinapaalis at talagang nga pinapawala nila ng ikabubuhay nga. No? At yun, tuloy pa natin. Ayon sa pahayag ng mangingisda, patungo sana siya sa kanyang mga kasama nang bigla umanong nilapitan ng Chinese Coast Guard ang kanyang bangka, kaya agad umano niya itong pinaandar at umiwas sa barko ng China. Nangyari ito matapos magdesisyon ang Pilipinas na bigyan ang US military ng access sa mga base nito, ngunit iginiit ng dalawang panig na hindi ito isang paghahanda para sa isang digmaan at layon lamang na palakasin ang kakayahan ng bansa na protektahan ang sarili nito laban sa anumang external na banta. Sinabi naman ng Department of National Defense Secretary sa isang pahayag ng kasalukuyang geopolitical na sitwasyon ngayon sa rehiyon ay lumalala at nagiging mas delikado. Idinagdag niya na hindi umano naghahanda ang Pilipinas para sa isang digmaan at layon lamang ng gobyerno na i-develop ang defense capability ng bansa laban sa anumang mga kaganapan at banta sa ating seguridad. Ngunit ang naging pahayag ni ay nagdulot naman ng pagkabahala at pagtutol mula sa ilang mga senador at isang provincial governor sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ang mga tropa ng Estados Unidos ng access sa apat pang mga site bukod sa limang lokasyon sa ilalim ng 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement. Pinahihintulutan ng EDGA ang pag-access ng US military sa mga base ng Pilipinas para sa mga joint training, pre-positioning ng mga equipment at pagtatayo ng mga pasilidad tulad ng mga runway, fuel storage at military housing. Ngunit hindi pinapayagan sa kasunduan ang isang permanenteng presensya. Ang desisyon ni Pangulong Marcos na inihayag sa ginawang pagbisita ni US Defense Secretary Lloyd Austin ay ginawa sa gitna ng pagkabahala nito tungkol sa pagiging asertibo ngayon ng komunistang bansa sa West Philippine Sea. Isang dating Philippine Military Chief umano ang nagsabi ng Estados Unidos ay humingi ng access sa mga base sa Isabela, Zambales at Cagayan na kung saan ang lahat ay nasa Luzon at malapit din ang mga ito sa Taiwan at Palawan.
Tinutulan naman ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang pagdaragdag ng mga bagong military site at sinabi niya sa ginawang pagdinig sa Senado na ayaw niyang magkaroon ng anumang problema ang EDCA sa China. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga no, US Naval Aircraft Carrier Strike Group nito na mananatili nga sa West Philippine Sea, ang tila nga ba nais na maging plano o talagang maging hakbang upang nga tuluyan nga hindi na maisagawa yung mga tila nga ba hindi magandang hakbang ng mga Chekwang to ng China upang nga mas talagang mabantayan o talagang tuluyan nga mapigil yung mga ginagawa nga mga hindi tamang aksyon nitong mga Chekwang to nitong China nga no, at pati nga dito nga sa paligid ng Taiwan na dahil itong mga Chekwang to itong China ay ilag na ilag pakumporta ng US sa talagang hindi rin sila sasantuhin nito sa oras na magkamali ng hakbang o tila nga ba magkamali ng tugon laban dito sa US eh, talagang hindi magdadalawang isip na tugunan na talagang bigyang hakbang o talagang aksyon ng US itong mga Chekwang to itong China na ito nga ang kinakatakot at kinakailag din ng mga Chekwang to ng China, yung tuluyang pagkumporta at humakbang at talagang gumawa nga ng hindi tamang tugon sa US dahil talagang agad-agad ito nga re-respondihan na talagang hindi magdadalawang isip na magbigay ng isang malakasang aksyon laban dito nga no, sa mga Chekwang to sa China. At dito pa nga yung patuloy ngang ginagawa na paghabol ng mga Chekwang to kahit sa maliliit nating maing isda na talagang nga pinapaalis at talagang hinaharang ng mga dipungan ng dipunggol ng mga Chekwang to na talagang ito nga ang isa sa mga tila nga ba nakakatamo o talagang nga nagiging epekto ng ginagawa ng pagharang eh talagang hindi nga makapalaot o hindi nga makahuli ng kanilang makakain yung ating mga kababayan dahil nga sa ginagawang pananakot ng mga Chekwang to ng China na ito nga ang isa sa malaking problema din ng ating maliliit na mga isda yung kasakiman na talagang yung ginagawang hindi tamang tugon ng mga Chekwang to ng China. Na sana nga talagang isa rin to sa tila nga ba mabigyang aksyon o masolusyonan dito sa bahagi nga ng ating mga teritoryo na naiskubkubin at samsamin ang mga nilalaman nito ng mga Chekwang to ng China. Dahil lubhang kawawa yung ating maliliit na mga isda sa ginagawang hindi maganda ng mga dipungan, ng mga hinayupak, ng mga dipunggol ng mga Chekwang to. No? At dito pa yung patuloy nga na talagang paglalagay ng mga EDCA site o talagang mga base na pwedeng pakinabangan ng ating bansa no sa maari't maari nga mga magagana po tila nga ba maging hakbang o aksyon ng mga Chekwang to ng China na pwede nating talagang mapakinabangan din sa ano't ano pa mang hamon dito nga no, sa ating bansa na talagang yung pagtatalaga ng maraming EDCA site ang isa sa maari't maari nga makapagdalawang isip at talagang hindi nga basta-basta tumugon itong mga Chekwang to itong China dahil nga sa mga base nga tila nga ba maaaring nga paghimpilan o maaaring nga talagang mapakinabangan ng ating mga kaalyado o yung ating alyansa na pwede nga dito maglalapag o talagang maglagay ng kanila nga pwede nga pangdepensa o pantugon sa tila nga ba babalaking hakbang lalong lalo na ng mga Chekwang to ng China na tuluyang may magamit o talagang may maiprotekta din kung sakaling gagawa nga ng isang hindi tamang tugon o talagang mga plano nga mga pag-atake o mga pagsalakay no, sa ating bansa nga. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan at kayo na lang bahala magkomento sa iba ba na nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsibaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa
PHTV, subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.